Tumataas po ba ang inyong blood sugar? Kayo ba ay may pre-diabetes or diabetic po ba kayo? Kung kayo po ay meron nito, makinig po kayo. Ako po si Dr. Gerard Perlas. Ako po ay isang internist and gastroenterologist. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay para mapangalagaan ng ating sarili kung tayo ay may diabetes or pre-diabetes. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang diabetes. Yung pre-diabetes naman, ang blood sugar nito ay naglalaro sa 100 to 124, fasting blood sugar. Hindi pa kumakain ng 8 to 10 hours. O kaya, ang blood sugar ay naglalaro sa 141 to 199. Ito yung mga alanganin. Hindi pa siya tunay na diabetes, pero pag nabansagan kang pre-diabetes ng inyong doktor, mataas ang risk na magkaroon din kayo ng complication related to diabetes o eventually, maging diabetic na rin kayo. Ang diabetes ay isang incurable but manageable disease. Pangmatagalan nito. Ito nga yung tinatawag na disease of lifestyle, yung poor lifestyle. Kaya tatalakayin natin ano yung mga lifestyle changes na kailangan nating gawin para makontrol ang ating diabetes at maiwasan ang mga komplikasyon nito. Narinig na ba niyo yung apat dapat? Ang slogan na ito ay nanggaling sa Philippine Society of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Ang ibig sabihin ng apat dapat, wastong pagkain ang dapat kainin, exercise, gamot, uminom ng gamot na prescribed na inyong doktor, at regular doctor check-up. Yan ang mga apat na bagay na kailangan magampanan ng isang pasyenteng merong diabetes. Pag kulang po ang isa dito, most likely hindi makokontrol po ang diabetes natin at yung risk ng complication. Mas malamang po mangyari po ito. Unahin muna natin yung diet. Nako, pinakamahirap sa lahat. Eh, padating pa naman ng Christmas season. Eh, syempre, maraming celebration. Maski pandemic, sa bahay, kamag-anakan natin, maari magsalo-salo, Noche Buena, sa New Year's Eve, ayan, umaapaw ang matatamis na pagkain. Fruit salad, mga cakes, ice cream, chocolates, iwasan na natin yan. Kasi pag kumain tayo ng mga matatamis na ito, mataas ang high glycemic index nito. Ibig sabihin, pag kumain tayo, in a few minutes, no, mag-i-spike ang blood sugar natin. Kung diabetic tayo, maaring umabot po ito ng 200. E pag madalas mangyari yan, magkakaroon ng target organ complication sa diabetes ito. Yung soft drinks na yan, kahit diet coke yan, iwasan na rin natin o dalangan na lang ninyo kung hindi nyo matiis. Siyempre, wala pa rin papalit sa water. Panahon pa naman ng Christmas season na. Noche Buena, mga Christmas parties ng mga kapamilya, kainan sa labas, lalo na nagluluwag na yung pandemic. Yan, maglalabasan yung mga masasarap natin pagkain, fruit salad, ice cream, chocolate, mga lechon, lechon kawali. Nako, napakasarap naman talaga. Pero kung kayo ay diabetic at kontrolado naman, sige, kumain kayo paminsan-minsan. Total, Pasko naman. Pero kinabukasan, balik na naman tayo sa wastong pagkain. Damihan din natin yung mga vegetables in high fiber kasi low ang glycemic index nila. Hindi biglang tataas ang blood sugar natin. Matagal siya, mabagal. Pangalawang bagay na importante ay ehersisyo. Kailangan tayo mag-exercise para masunog yung kinain natin na calories, lalo na yung mga
high carbohydrate na pagkain. Anong klaseng exercise naman? Yung cardiovascular, aerobic, o cardiac exercise, kagaya ng walking, brisk walking, yung medyo may gana naman, may swing ng mga kamay, at saka mabilis-bilis para tayo ay hingalin at maramdaman natin na yung puso natin medyo kumakabog. Masarap naman ang pakiramdam nito pagkatapos. At the same time, yung blood pressure natin, yung cholesterol natin, gumaganda rin siya. Kung masakit ang tuhod natin, hindi tayo makapaglakad ng malayo, mag-invest tayo sa stationary bike. Malaking bagay po ito, mag-exercise tayo 30 minutes, 5 times a week. Kung kaya nyo maging 6, di lalo maganda. Pero magpahinga naman kayo din, maski 1 or 2 a week. Avoid din yung sobrang stress. Kasi ang stress, nakaka-stimulate ng ating hormones. Pag na-stress tayo, tataas din ang blood sugar natin. Tapos, matulog tayo at least 7 or preferably 8 hours a day para makarecover ang ating katawan. Maganda nga kung meron din tayong glucose meter, yung pang-monitor sa bahay ng blood sugar. Kung mag-invest na rin tayo dyan, pwede nyo i-check yung blood sugar nyo once a week o once a month hanggang hindi pa kayo nakikita ng doktor nyo, para medyo may idea tayo kung maganda ang blood sugar natin. Kung tayo ay naninigarilyo, iwas na rin tayo sa bagay na ito. At ang alak, tandaan niyo, may effect din yan. Ang beer, mataas din ang sugar content niyan, kagaya ng sodas din. Pag sumikapan natin, i-control ang blood pressure, so iwas din kayo ng maalat, mga taba, mamantika, french fries, lechon, nako, napakasarap niya, mga burgers, mga baboy, baka, dalangan din po natin ng mga pagkain na yan. Pangatlong bagay, inumin po ninyo ang inyong mga gamot regularly na in-advise ng inyong doktor. Huwag nyo pong paglaruan po ito na kayo lang ang nag-a-adjust sa sarili nyo. Kasi pag kulang po ang dosage, tinipid natin kung hindi naman ina-advise ang doktor natin, mag-shoot up ang ating blood sugar. Tapos naman, pag sinobrahan naman natin, maari namang bumagsak ang blood sugar natin, yung hypoglycemia na tinatawag. Ang hypoglycemia, sobrang baba naman ng blood sugar, below 80 mg per dl. Ang mararamdaman ng pasyente, gutom na gutom po siya, nanginginig siya, kumakalabog ang dibdib ng palpitation, tapos nagte-tremors din. Yan ang mga symptoms ng hypoglycemia. Kung sakaling magkaroon tayo ng hypoglycemia, ang emergency treatment dito ay kumain tayo kagad ng matamis o uminom tayo ng chocolate drink para makabawi kagad ang blood sugar natin. Kasi pag ito ay napabayaan, pwede tayong mawala ng malay, eventually, ma-hospital tayo nun. So last but not the least, magpa-check up sa inyong doktor na regular. Kasi chine-check niya ang fasting blood sugar, chine-check ang hemoglobin A1C, ito yung average control ng blood sugar natin. Sasabihin sa inyo ng doktor kung anong target range. Of course, ang normal, 6 and below. Chine-check din ang ating cholesterol, blood pressure, kidney function, creatinine from time to time. So, tandaan po nyo yung apat dapat na binanggit ng Philippine Society of Endocrine, Diabetes and Metabolism para mapangalagaan ang ating sarili. Kung sa tingin po ninyo na gustuhan ninyo itong video, paki-like na rin po, subscribe nyo, hit the notification bell, paki-share na rin ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anakan. Baka naman makatulong po ito. Ito po si Dr. Gerard Perlas. Nagpapaalam po, maraming salamat.